hindi porket pinaglumaan, wala nang halaga. Kaya nga ba noon hanggang ngayon, mabenta ang mga antique? Sa katutubo nating awiting paru-parong bukid, nabanggit ang palamuting ito sa buhok. May payneta pa siya, may suklay pa man din. Ang payneta, suklay na nakasukbit sa buhok ng mga babae noong unang panahon. Kalimitang bulaklaki ng disenyo at itiniterno sa mantilya o belo. Ang tubong Quezon Province na si Beko may 50 piraso na payneta na nabili raw niya sa iba't ibang mga auction at antique shops. Gaya ng tatlong ito na gawa sa tortoise shell o turtoga at tubog sa 18 karat na ginto. Nabili niya sa halagang 97,000 pesos. Ang payneta, yan yung ikalawa na natatanggap ng babae sa buhay niya. Kasi ang unang tinatanggap ng babae, pagkaanak pa lang niya isikaw. It's an artwork. You enjoy the story they tell. Pero sa lahat ng kanyang mga payneta, ito ang itinuturing niyang rare find. May bigat na 15 grams, gawa sa 18 karat gold at may bato na gawa sa faux o fake emerald at ruby. Pinaniniwala ang gawa noon pang 19th century. Nabili niya sa halagang 45,000 pesos. It's made of precious gems and materials, which is investment in nature. Most of it is mabebenta mo ng maganda because of its material value and antiquity. Ang payneta, itinuturing na status symbol noong panahon ng mga Kastila. Ang mga may kaya kasi noon, pinapalamutian pa ito ng mamahaling mga bato o hindi kaya ginto at pilak. Dahil sa mamahaling bato ng kanyang payneta, ipinasafekeep o ipinatago pa ito ni Beko sa bangko. Ang tinatayang halaga nito ngayon, aabot na raw ng 70,000 pesos. It's about preserving the history and culture of the Filipino nation. Ang mga antigo o lumang mga gamit, ang content ng isang Facebook group, ang Philippine Antique Examine. Dito, mabusisi nilang pinag-aaralan at nagbibigay rin sila ng opinion kung ang mga na-post na item maituturing bang antigo. Some are antique collectors, some are antique experts. Yung mga members natin nag-share ng mga collections nila or mga photos galing sa internet. Gusto nila magkaroon ng kaalaman or dagdag kaalaman tungkol sa kung ano bang edad nito, kung saan ba ito ginawa, anong style ba ito, anong period. Ang writer at profesor na si Butch Dalisay, sa dinami-rami ng kinokolekta niyang mga libro, dito raw talaga nanlaki ang kanyang mga mata. Ang halos 100 piraso niya ng mini storybooks na nabili lang niya online, naglalaman ng mga kwentong pambata at nakalimbag pa sa wikang Kastila. Siguro na-publish ito mga 1890s, 1900s sa Espanya. Napakarami nila. Yung unang batch na binili ko ay 54 sila. Naisip ko agad na kailangan bilhin ko to sapagkat sayang naman. Siguro ito yung mga libangan ng mga bata nung panahon ni Rizal. Bawat isa sa kanila, makikita mo, nakabalot sa plastic. Actually, tawag dito yung mylar. Special na balot yan para sa mga lumang bagay. Itong mga miniature aklat for children are from Espanya. Ito ay parang isang set ng mga libro na ginawa ng isang tanyag na author na Spanish. So I can tell you, these books must belong to isang pamilyang mayaman. Tinatayang nasa isang siglo na ang tanda ng mga ito. Kaya kailangang maingat sa pagbubuklat para hindi mapunit. May mga tao naman nun, isang liliit na libro sapagkat mahal ang papel, mahal magpa-imprenta. At dahil sinlaki lang halos ng baterya para mabasa, kailangang gamitan ng magnifying lens. Dahil walang stand, ang lumang makinang panahi ng kanyang Lola Lovinia, naisipan ni Nathaniel mula sa Ormoc sa Leyte na maghanap nito.
At sa labas ng bahay ng pinuntahan niyang repairman, umagaw sa kanyang pansin ang isang lumang stand ng sewing machine na ginawang sampayan na ang disenyo parang sapot ng gagamba. Nakita ko po sa labas, ginawang sampayan lang po nung may-ari. Medyo makalawang po talaga ito ka-antik na, parang hindi nila alam yung value po. Sinabi ko talaga sa lola ko, "Titanong mo kung binebenta ba." Ididil niya po daw ng 2,000. I think invented by around 1840, 1850. That would be the time of Jose Rizal. Nasa halagang $125. The time nung nag-invent, mga 1850s, ang presyo ng isang sewing machine, that would be like almost 200,000 pesos ng 2020. Dahil bihira na ang may ganitong modelo ng makina, binili ito ni Nathaniel. Sunod na maingat niyang tinanggal ang kumapit ditong kalawang gamit ang rust remover at cutter. Pininturahan niya ito ng black at gold sunod sa original nitong kulay. Gumagana pa naman po kaso medyo maingay. Ang hirap ng paikutin. Kaya yung ginawa ko, nilagyan ko po ng oil. Tsaga lang po talaga. Inukit ko talaga ulit yung mga letters. Wow! It's my lucky day. Para ang lucky find po talaga. Pero sa halip na gawing stand ng makinang panahi ng kanyang Lola Luvinia, ginawa na lang ito ni Nathaniel na coffee table. Every time na tinitingnan ko yung mga collection ko po, parang napapaisip po ako, ano kayang history ng bagay na to? Magkano nyo nabili ang sandok sa inyong kusina? Alam nyo bang sa Austria, may sandok na naibenta lang naman sa halagang $130,000 o halos 7 million pesos. Pagmamay-ari dati ng isang American-British sculptor na napunta sa Pilipinas. Is kankanay or kankanay in terms of design. Yun nga, it's an anthropomorphic ladle with a female figure carved on its handle that is standing. It goes deeper than ivy because if you study yung mga nito, the Cordillera, the Kankanay, and the Bontok also carved figures. Hindi po sila bulol. It was actually brought up by a fellow collector. Hindi po ito yung first time na nangyari ito. Because I said, wow, grabe talaga. If the Philippine item, lalo po a spoon of all things, can fetch this kind of value, this should pave the way for more items to surface. Not only dito lang sa Pilipinas, but from other countries. At ang 7 million pesos na sandok na ito, gawa sa Cordillera. Nagpapamahal naman sa isang antigo eh. Hindi lang purely yung kanyang pagiging luma, di ba? Yung mga art collectors, they look at it differently. Siyempre sa mga Ifugao, it sounds ridiculous na isang kahoy na bagay na gawa lamang sa kahoy ay magkakahalaga ng ganun. Kung saan hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang paggawa ng mga sandok at kutsara. At ang tawag nila rito, pakko. Silito, mahigit 20 dekada nang gumagawa ng pakko o haklong. Mabusisi ang paggawa nito. Inaabot ng 2 hanggang 3 oras. Ang dulo, gawa sa baon ng nyog. Ang handle, gawa sa kahoy na walang dagta. Matapos ukitin, lalagyan ng gamot para hindi ito anayin. Sunod na patutuyuin at lilihain na ibibenta nila ito mula 30 to 500 pesos kada piraso. May mga gumagamit pa pero mangilan-ilan na lang. Mula nung nagsimula na rin pumasok sa market economy yung mga Ifugao, syempre gumagsa na rin dito yung mga kalakal na tulad ng mga kutsara at tinidor, yung mga plato. Nakagisnan na rin namin na nandyan na yung metal na cubiertos. Ngayong napakarami nating oras na magbuting-ting at maglinis, hanapin sa sulok-sulok ng inyong mga bahay ang mga gamit ng inyong mga ninuno. Malay nyo, may nakatago dyang kayamanan! Thank you so much mga kapuso! Kung nagustuhan nyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.